This episode having a special shout out to JC, Edlin, and Kubila's family. Thank you for your support and loving animals. Hi guys, magandang umaga at welcome to CNB Exotics. Alam nyo ba guys, ang pinakapaborito namin part sa pag-aalaga ng mga exotics ay yung pag-prepare ng pagkain nila. Kaya lang, may mga oras na nagmamadali tayo. Buti na lang, mayroong mga ready-made pellets katulad ng Smart Heart, Mazuri, Exoprime, Kama, Sanyu, at iba pa. Ito ay mga specially formulated para mabigay ang maximum nutrition sa mga kakain nito. Mayroong mga specially formulated para sa herbivore, omnivore, at carnivore. Ang una nating papakainin ang mga African Spur Tie Tortoise. Ang bibigay natin sa kanya ay Mazuri, Exoprime, at Kama. Ito ay mga low starch pellets. Ito ay nagko-contain ng optimal nutrition para sa mga tortoises na nagko-support sa mata, balat, at GI tract nila. Itong mga pellet na to ay low starch tortoise food na bagay sa mga hayop na nakatira sa grassland at mga herbivores katulad ng Aldabra, African Spur Tie Tortoise, at mga Galapagos. Ang mga African Spur Tie Tortoise natin katulad ni Antea at ni Atlas ay bagay na bagay sa high fiber and low starch na diet. Ang mga pellets na ito ay meron ding vitamin A at vitamin E para sa kanilang mata at balat. Meron ding vitamin D3 supplement at meron din biotin. At marami pang kasamang ibang vitamins at minerals na tamang-tama lang sa ating mga alaga. Meron din siyang live probiotics para support sa gastrointestinal health. Ito yung mga vitamins at minerals na hindi natin kayang ibigay kung bibili lang tayo ng gulay. Kaya once or twice a week, nagbibigay tayo ng exotic nutrition pellets para dagdag supplement sa pangangailangan ng ating mga tortoises. Ang susunod naman natin yung tinatawag na Smart Heart Parrot and Conures Bird Food Optimum Nutrition Formula. Ito ay specifically developed para mag-provide ng complete and balanced nutrition para sa mga parrots and conures. Ito ay merong high levels ng vitamin A, vitamin D3, vitamin E, B1, B2, and vitamin C. Ito ay para sa overall nutritional needs ng mga ibon. At gustong-gusto rin naman to ni Sunny. Ang kadalasang kasing diet ni Sunny ay mga salad at dinadagdagan pa namin ng mga pellet diet. Marami kasing mga vitamins and minerals na hindi namin kayang ibigay gamit lang ang mga gulay. Kaya binibigyan namin si Sunny ng Smart Heart Pellets tuwing hapon. At napapansin namin na talagang tumitingkad at mas gumaganda ang mga feathers ni Sunny. Ang susunod naman nating papakainin ay si Ivana at ang mga sailfin. Katulad ng mga tortoises, ang green iguana ay herbivore. So hindi rin sila nagkakalayo ng diet ng mga tortoises. Para mabigyan din si Ivana ng vitamin A at vitamin E para sa kanyang mata at sa kanyang balat. Saktong-sakto naman ngayon na nagbabalat si Ivana. Dahil gustong-gusto rin nila ang lasa ng tortoise diet, ginagamit natin to bilang isang enrichment at bonding sa kanila para masanay sila na makita ko na tagadala nila ng masarap na pagkain. Pero meron ding mga katulad ng selfie dragons na sobrang skittish at mahihiyain. So iniiwanan ko na lang sila ng mga pellets para makain nila. Ang susunod naman nating papakainin, yung mga pagong natin sa pond. Bibigyan natin sila ng Sanyu Turtle Sticks. Ito ay complete and balanced nutrition para sa mga aquatic turtles and amphibians. Ito kasi ay merong high quality protein, vitamins, and minerals. Ito ay nagpo-promote ng magandang paglaki at matibay na shell structure. Ang mga pellets na to ay merong high quality protein na bagay sa mga red ear sliders, box turtle, at soft shell turtle. Sila kasi ay mga omnivores na kailangan ng mga protina. Bukod sa pagbigay ko ng isda, saging, at ilang mga gulay, ang Sanyu Turtle Stick ay ang ginagamit kong staple food para sa kanila.
Ang susunod naman nating bibigay ay tinatawag na mazuri crocodilian diet. Ito ay bibigay natin kay Sniper, ang ating common snapping turtle. Ang mga crocodilian pellets ay para sa mga carnivorous turtles and carnivorous lizard, katulad ng alligator, caiman, crocodiles, snapping turtles, at monitor lizards. Ito ay nutritionally complete para sa mga animal-based diet na nagbibigay ng proper fat and energy levels para ma-maintain yung good health without excess fat and energy. Kadalasan kasi sa mga carnivorous lizards natin ay na-overfed, mataas ang kanilang uric acid at nagkakaroon ng kidney failure. By the way nga pala guys, kung naalala nyo si Ampon nung episode 2, siya yung buntis na pusa na laging tumatambay sa atin. So guys, nanganak na siya ng 4 na healthy kittens. Kinuha na natin si Ampon para maging isang ZNB family member, para meron na siyang permanenteng bahay para palakihin ng kanyang mga kuting.